tayo ka. Alis ka ba? Oh, dali lang. Dito. Dito lang ng viewers. Wala pa. Ayan na din. So, ano na ba? Good afternoon. Good afternoon pa. So, good afternoon mga cares. So, meron tayong walk-in client from North Sagaray, Bulacan, si Sir Ronel. So, ang unit sa kinuha niya is ito. Wait lang. Open natin. Ito. 1911 na Kimber. Ayan, guys. Ang ganda nito mga Kairsoft. Lalo na itong grip niya. Ang ganda-ganda niya. Ay, sir. Share mo siya. Sa time mo. Ayan. Ang ganda siya mga Kairsoft. Kasi itong 1911 na to, yung classic kasi na version nito mga Kairsoft, is walang rail dito. So, bali hindi mo siya malalagyan ng laser, ng flashlight, gano'n. Ang original, ang original, ang probinsyano na 1911 is ganito. Yan, wala siyang rail. Pero itong kinuha ni sir, merong rail. Ayan o. Ito yung original ang probinsyano, wala siyang rail sa ilalim. Ito meron mga kerso. So maganda yung nakuha ni sir. Yun, nakalala ko. Hindi ko na ipapita sa iyo kanina yun. Yung, yan yung original na 1911 talaga. Tapos ayan mga Kairsoft, nakikita nyo yung itong grip niya. Yung isa wala, simple lang, black lang siya. Ito mga Kairsoft, ayan ang ganyan. Tsaka may paper. Tapos mga Kairsoft, ito kasi ano to eh, hindi naman siya yung high capacity magazine yan. Single stock lang siya mga Kairsoft. Yan, yung manipis lang. 15 rounds siya. Tapos ito mga Kairsoft, meron din siyang Bieber. Ayan, ganun naman talaga si 1911, di ba? May Bieber talaga siya. So, kapag hindi mo siya, sir, napepress ng palm mo, hindi po siya puputok. Ngayon, di ba? May lamat tong gas, tsaka bala. Kapag hindi mo siya napipindot, tapos nagpuputok-putok ka, mag-open slide lang siya, sir. Yun. So, kailangan kapag puputok ka, sir, laging napepress siya ng palm mo. Kaya, no need na sinisave-save pa, sir, yung tinataas to. Kasi, syempre, less moving parts, less ang masisira na parts. So, ayun. Bali, ano pa ba? Demo ko na. Demo ko na, sir. Bago tayo, sir, magpaputok, meron tayong dapat na ginagawa. So, dito, sir, kailangan may silicone spray ka. Ganto, sir. Ito kasi pandemo namin. Ganto, sir. Yan, mga 1 to 2 years mo na siya magagamit. So, sa pag-spray, sir, pindutin mo lang po itong output bulb. Ito yung output bulb, dito yung inlet bulb. Ayan, mga kairsa pa. So, dito, sir, pindutin mo siya. Tapos, tsaka ka po mag-spray. Para, sir, papasok po yung silicone dun sa loob. Mape-penetrate niya hanggang sa baba. Yan, dahil bago, sprayan ko rin dito, sir. Kasi dito sumisingaw. Kapag papasingawin mo siya. Tapos, dito, sa inlet bulb, dito tayo magpapasok ng hangin. Okay. Tapos, sir, sa unit, bago kasi siya, sprayan ko lang, sir, dito. Para iwas yung, ano, yung metal to metal, mga kersop. Kasi, imagine nyo, metal to metal, tapos nagkakasal. Magagasgas siya. Tapos, pagtagal, syempre, magkakaroon siya ng mga kalog, ng luwag, gano'n, mga kersop. May tono pa, no? Tapos, sir, ayun, balin spray ang siya dito. Next natin gagawin, mga kersop, is i-open slide, sir. Ayun. Mapapansin mo kasi, sir, syempre, pag gano'n ng gano'n yan, nagkakaskasan dito. So, kaya kailangan ko mag-spray. So, diyan. Tapos, sir, ilock mo siya dito. Ayan, mga kersop, may pin siya dito. Tapos po, dito ka maglalagay, sir. Ayan, tuyo. Tapos, dun, sir, sa labi, nakita niyo po, yung itim. Ayun. Tapos, ayun, sir, balik na lang. Tapos, dekak. Pag gano'n, okay na, sir, bali sa paglagay tayo ng gas. Kahit ano, sir, mauna, gas or bala. Sir, so, sa gas, ayan, dahil, ano lang naman to, maliit lang naman yung magazine mo, sir, okay na yung 5 to 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganun sir yung tamang paglagay. Dapat sir, diretso. Tapos sir, kapain mo yung male to female. Kasi yung iba sir,
ginaganon agad nila, hindi pa naman nakapasok. So, nasisira yung bulb. Ang nangyayari, sumisingaw na ganun. So, magastos kasi sa gas pag ganun. Tapos, sir, sa paglagay ng bala, dito siya, sir, may spring siya dito na binababa. Baba mo. Tapos, sir, dito yung butas. Ayan na, kaya sa pasagilid yung butas na itong 1911 camber natin. Tapos, sir, much better kung may reloader ka kasi pag nagmano-mano pa, diba, ang late lang po ng butas. Kung may reloader ka, sir, tapat mo lang po itong dulo. Ayan, makerso. Tapos, pindutin mo lang, sir. Papasok na yan. Ako na. Pagdagan ko. Ayan. So, sir, newbie ka po. Turuan kita ng tamang paglagay ng magazine. Ay, ng pagkasa muna pala. Sa tamang pagkasa, sir, hatak, tapos po bitaw. Huwag, sir, hatak, tapos ipabalik nyo po ganun. Masama po yung sa baril, sir. Tapos, huwag nyo, sir, hayaan na nakaganyan yan na itatabi nyo, sir, ha? Apo, lagi nyo po siyang ire-rest. Kasi, pag next na gagamit ka, pag ganito kasi, sir, delikado, big sabihin, ready to fire. Tapos, sa magazine, sir, dapat po malakas. Huwag po, sir, bibibin. Kasi, pag binibin mo, kala mo nakalock. Pero, hindi pa po. So, dapat, sir, malakas. Bali, sir, paggawa na lang po yun dito. Yung tinuro ko po, malakas na satak, tas bitaw. Magpa-fire ka po, sir. So, ito na po. Good afternoon, mga kaerso pa. Apo, sige. Wait lang. Mali pala. Nanibago ko kasi nag-iba kami ng setup. Ito na pala yung target. So, opo, kasi ito mga ka-airsoft, diba, dito tayo nati-target, eh may mga baril na, so dun yung target natin. Ayun, ayun. So, wait lang po sa. Tama bang pa ganyan? Try nga po natin sa. Lapit ka na lang. Naka-helmet pa si sir. Galing sa trabaho kasi si sir, mga ka-airsoft. Buhating ko na lang. Sige, sir. Okay. Yun. Gangster. So, pag ganyan, sir, wala na pong bala, sir. Ang tama mong gawin, sir, is parang tunay na baril. Pag wala na bala, mag-open slide. So, ang tama mong gawin. Another 2 rounds. Again, release mo muna yung magazine, sir. Yan, okay. Then, wag mo nang i-re- halimbawa, tapos ka na, diba? Gusto mo pang maglaro ulit. Lagyan mo lang ulit siya ng bala. Wag mo muna re-release yan, ha? Okay? Lagyan mo lang ulit ng bala. Maraming gasto. 8, 5, 7. Ah, 7. And lagyan natin ng another 2 seconds. 1, 2. Dagdag lang. Yan. Pag, di ba, nilagyan mo ulit bala. Okay? Pasok mo ulit. Okay, then. Oh, hindi mo na kailangan ikasa, sir. Release mo na lang to. Oh, huwag kang magdo-double kasa. Release. Okay, then. Ready na ulit yan, sir. Okay, fire. Lakas niya. Okay, sir. Yun. Naibusin niya eh. Okay then, sir. O yan. Halimbawa, tapos ka na talaga. Okay, release the magazine. Then release the slide. Okay, press the hammer, point downward. Press the trigger. Okay. Ayan. Putok ko lang. Yun. Okay. Okay, balik na rito. Ako na. Ako na. Okay. Lakas. Yeah. Hindi siya. Hindi mo nakuha yung FPS, no? Sayang. Sige, di bali. Okay lang. Low. Pero ang FPS niyan, sir, is between 320 to 340. Enough talaga yan para, halimbawa, yung daga, mahilo, shot on the head.
Tapos sir, di ba po nagdagdag tayo ng gas, kapag po itatabi nyo siya sir, kailangan nyo po siyang pasinawin. Kunwari itatabi mo siya mga 5 araw pataas sir, pero kung kinabukasan lalaro ko ulit sir, kahit huwag mo na siyang pasinawin. Kasi, para hindi sayang yung hangin. Kasi sir, kapag lumagpas siya ng 5 araw sir, pressured air siya, hanap siya ng weak spot para po sumunaw. So tamang gawin sir, dito mo siya papasingawin, pipindutin mo yan. Ayun. Tapos sir, spray ka na lang po. Tapos sir, sa pag-spray naman ng silicone spray, pag nakita mo pong basa pa siya, kahit huwag po muna kayo mag-spray. Yung sinabi niyang isprayan mo ulit, mas maganda yun kung itatabi mo siya ng pangmatagalan. Halimbawa, sa tingin mo, 2 weeks, hindi mo siya magagamit. Babaran mo. Para the next time na gagamitin mo, wala siyang leak. Tapos, yun nga, lifetime service warranty. Halimbawa, nagkaroon ng leak or basta kahit anong issue, contact ka lang sa amin. Huwag kang mataranta or huwag mong i-DIY, ha? Kasi minsan, sir, dinadala sa amin ng client, malala na yung sira. Medyo nahihirapan na rin kami. Yun lang naman. So, wala na. Okay? Guys, thank you. And have a blessed day. Okay? Thank you, guys.